What's up mga Lodi? Pasensya na kung medyo natagalan po yung ating pag-upload kasi medyo busy lang talaga. So salamat muna pala kala Sir JP Reyes and kay Aquino Lucas. Shoutout po sa inyo. Salamat sa pag-appreciate po na ating ginagawa. So yun po, marami po lang hingi ng sukat apat. So yun po, salamat sa nakaka-appreciate. Di ko naman expect na maraming manunod po ng video na ito dahil tinry ko lang naman gumawa ng table. So yun po, dahil marami po ang nag-request, so gumawa po ako ng another video para po sa sukat niya. So sukatin po talaga natin siya per piece kasi hindi ko naman talaga nailagay sa nakaraang video yung sukat niya per piece. So sa araw po na ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga sukat niya, yung lapad niya, yung haba niya, at saka yung taas niya. So sa video po na ito, makikita natin lahat. Yan. So salamat po sa lahat ng nag-appreciate ng aking video. Hindi ko expect talaga. Salamat sa inyo guys. So patuloy niyo lang pong supportahan yung channel ito. Sa susunod po, marami po tayong ang gagawing video and magiging mas updated pa tayo. So yan po, simulan na po natin yung ating sukat at sa video na ito. Manood lang po tayo lahat. So bali, ito po yung sukat niya from back. Ito po yung mula sa likod papunta siya sa harap. So bali, ang sukat niya po ay 16 inches. So mula sa likod po yan, galing sa top view po, mula sa likod papunta sa harap ay 16 inches po yung sukat niya. So ito naman pong lapad. Ayan, 5 feet po siya. Left to right. Ayan, 5 feet po yung lapad niya. 5 feet or 60 inches po. So yung sukat po niyan ay 15 inches yung height po niya. Nasa loob po kasi yan, kaya siya nakapatong. 15 inches po yan. Mamaya papaliwanag ko ng maigi po yan kung bakit ganyan. Tapos yung magkabilang side po, 19 inches po yung lapad niya, yung parang divider sa kabilaan, left to right. So ito mga Lodi, para mas malinaw sa atin, dinrawing ko na siya. So per piece yung ginawa ko, per piece yung sukat niya. So ito yung ibabaw, ito yung ilalim. So from left to right, di ba sabi ko, 60 inches siya or 5 feet mula dito hanggang kabilang side. So ito yung ibabaw, ito yung ilalim. Tapos itong mga patayo na to, yan. So yan, sabi 15 inches siya, di ba? 15 inches siya. Pare-parehas lang, 15 inches. Tapos ito, 19 inches to. From left to right. Left to right, 19 inches. Pati ito, 19 inches din. So magkasukat lang ito. At saka ito. So ito ibabaw, ilalim. Tapos ito yung dalawang gilid. Tapos ito yung divider sa gitna. Ulitin ko lang po, per piece po yung sukat natin. So pag magkakasama kasi iba siya. So per piece po yung mga sukat na yan. Kada isang piraso po. So bakit naging isang plyboard lang yung nagamit natin? So ito yung nangyari sa kanya. So yun yung isang buong plyboard. So plyboard po pala tawag dyan, hindi plywood. Sorry. So salamat sa nag-correct. So plyboard po yung tawag dyan. So kaya siya naging isa lang nagamit natin. Itong sukat po ng plyboard is 4 feet. Tapos ito, 8 feet. 4 by 8 siya. Feet by feet po yun. So ito sobra lang to. Ayan. So ito po yung kaya ginawa natin. Nagsukat tayo dito ng 60 inches or 5 feet. Mula dito hanggang dito lang. 5 feet na po yan. Tapos, yan, hinati po natin siya sa tatlo. So ito yung ibabaw. So ito yung ilalim. Tapos, ito po yung ano niya, pinakahaba, 16 inches. Kasi pag from top ka, yan, ito yung lapad niya. So, from left to right, ito yung haba naman niya. From sa likod, papunta sa harap. So, 16 inches po yan. So, ito pong 4 feet na to, dinivide po natin siya sa tatlo. Kaya naging 16 inches sila. Yan, hinati po natin siya sa tatlo. So, ibabaw, ilalim. Tapos, ito pong apat na to, ito yung nakita natin kanina na patayo. Pakita ko lang po. So, ito yan. Ito. Yan. Itong apat na yan. So, ito yan. Yung apat na to. So, ulitin ko. Yung lapad niya is 60 inches. Pero yung haba niya ay from likod papunta sa harap is 16 inches. Ito, 60 inches yung left to right. Likod, paharap, 16 inches. Ito din po. 16 inches din to.
Ito yung 15 inches na puro patayo. So, apat yan. Dinivide ko yan. Ito ay 5 feet din. Dinivide ko siya sa apat. So, 15 inches siya. Kaya sila yung naging mga patayo na yan. So, dito naman sa kabilang side, ito yung 19 inches na ito. So, ito siya, 19 inches. From left to right, 19 inches. Pares-pares lang siya, 16 inches yung from back to front. 19 inches. So, ganyan yung nangyari sa kanya. Kaya isang plyboard lang yung nagamit natin. So, may sobra pa. So, pasensya na kayo mga loading kasi hindi naman talaga ako professional na gumagawa. Napag-isipan lang na gumawa ng table, ng DIY. So, yun po yung sukat niya. Kaya naging isang plyboard lang siya. So, ayun po. Salamat sa lahat ng nanood at sana po naintindihan po natin yung ating instruction or yung sukat po ng ginawa nating DIY table. At sana po ito ay makatulong sa inyo na makagawa po tayo ng ating mga sariling table. Ako po ay baguhan lang kaya nakalagay dyan ay certified beginner po yung channel natin dahil ako po ay talagang baguhan lang. Wala pa ako masyadong alam. Hindi po ako professional. So, pero naniniwala kasi ako na kahit di tayo marunong, naniniwala ako na may kakayanan tayo na matuto sa lahat ng bagay. So, kahit tingin mo di mo kaya, pero ang totoo, kaya mo talaga. Konting search lang. Huwag po tayong matakot na mag-try ng mga bagong bagay po sa buhay natin. So, yun po. Kaya po, huwag kayong matakot kung meron kayong magustong gawin sa inyong bahay. So, try nyo po. Hindi naman po masamang mag-try. Malay nyo, kaya nyo naman talaga. So, yun. Salamat po sa inyong pag-suporta. At abangan nyo lang po yung ating mga susunod na mga video. So, yun lamang po. God bless po sa ating lahat.